Hindi lang sa panganganak, kundi sa lahat ng pangangailangan pang kalusugan. Tumutulong sa mga kabarangay niya. Maraming buhay ang nasasagip sa pamamagitan niya. Sama-sama tayo sa pagtulong. Tayo ang linggo. Tayo ang kapamilya. ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend. Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Filipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Sa tulo ng mga nagbabagang balita, inaming gimmick lang ang pagpapatato sa noo ng isang netizen. Gobyerno nanawagan sa publiko na huwag muna gumamit ng inflatable pool sa kasagsagan ng El Nino ngayong Abril. Apat na bansa kabilang ang Pilipinas magkakasamang magpapatrolya at magsasanay sa mga lugar na sakop ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Benepisyo para sa breast cancer patients lumobo na sa higit 1,000,000 piso. At bigating performances ng iba-ibang OPM artists inabangan ng mga fans sa music festival sa Pampanga. Sugatan matapos mahulog sa creek ang isang truck sa bayan sa Pigkawayan nitong April 5. Ayon sa MDRRMO, nawala ng kontrol sa manibela ang driver at nahulog sa creek sa gilid ng highway. Agad na isugod ang mga nasugatan sa ospital. Abiso ng MDRRMO, ugaliin ang pag-check kung nasa kondisyon ang sasakyan para iwas aksidente. Job Manahan, ABS-CBN News. Inaasahang mararamdaman sa buong bansa ang epekto ng El Nino sa pagtatapos ng Abril. Pero kung gigil ng magtampisaw sa pool ang marami, muling nakiusap ang Task Force El Nino na iwasan na munang gumamit ng inflatable pools at huwag munang maglinis ng pool. Nagpapatrol, Robert Mano. Para mapreskuhan sa gitna ng matinding init, todo babad sa inflatable pool ang mga residenteng ito ng Tondo. Ito'y kahit nakikiusap ang pamahalaan sa pagtitipid sa paggamit ng tubig dala ng El Nino. Nagtitipid kami. Puro timba-timba lang ginagawa namin. Kumukuha kami ng tubig. Tapos pag maruming-marumi na, iniipon din namin yung mga tubig para sa kubeta pambuhos. Kasi sa panahon ngayon, hindi pwedeng hindi maligo yung mga bata. Maraming nagkakasakit dahil sa sobrang init. Ang grupo naman ni Dave, naisipang magbabad sa portable pool para mag-happy-happy dahil birthday ng mga pamangkin at asawa. Nilinis na rin po namin yung daan kaysa pumasahin lang yung tubig na pandilig sa halaman. Sabi ng Task Force El Nino, mas maigi pa rin magtipid ng tubig lalo't buong bansa na ang makararanas ng epekto nito sa katapusan ng Abril. Kaya pakiusap nila, kung maaari, huwag mo nang gumamit ng inflatable pools at huwag mo nang maglinis ng pools. Meron po tayong dalawang buwan pa na maglilinger yung effect ng El Nino. Huwag po o ipagpaliban po muna yung maintenance at saka yung paglilinis po ng swimming pools hanggat maaari. Again, pakiusap po ito, hindi po ito pagbabawal. Pero po kasi talaga kapag maglinis tayo kahit ng isang swimming pool, napakalaking konsumo po nun sa tubig. Madaragdagan din ang mga probinsya na maaapektuhan ng El Nino. By the end of April, 80 out of the 82 provinces, more or less, meron ng epekto yung El Nino sa kanya. Pero hindi ibig sabihin nun na lahat ng sakahan mapipinsala, lahat ng water reservoir o yung sources of water matutuyo. Pero dahil nga sa init na nararanasan natin, kahit papaano masasabi nating apektado na yung buong bansa. Kahapon, umabot sa 42 to 44 degrees Celsius ang heat index na nararamdaman ng katawan sa ilang parte ng bansa sa norte at sa Dumangas, Iloilo. Nasa kategorya ito ng danger o mapanganib na posibleng magdulot ng heat stroke, kaya pinapayuhan ang publiko na laging uminom ng tubig at umiwas sa pagbibilad sa init.
Robert Mano, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy ang pagkukuni sa bahagi ng Ross Boulevard flyover pati na sa ibang kalsada sa Pasay City. Kabi-kabila rin ang road repairs sa Maynila. Live mula sa Pasay City, nagpapatrol si Ana Cerezo. Ana, kamusta ang lagay ng trapiko naman dyan? Adrian, mabagal ang pagdaloy ng mga sasakyan sa mga oras na ito na paakyat sa northbound flyover ng Rojas Boulevard dito sa Pasay City. Hindi kasi madaanan ang isang lane na kasalukuyang kinukumpuni ng DPWH. Nagsimula ito nung Biyernes ang road re-blocking na paakyat ng Rojas Boulevard flyover sa north at southbound at tatagal hanggang sa katapusan ng Abril. Ayon sa DPWH Southbound Manila District Engineering Office, sasailalim ang tulay sa concreting, reblocking, asphalt overlay at application ng thermoplastic pavements. Aayusin din ang mga silang bahagi ng kalsada sa Lourdes Street sa Pasay at isang bahagi ng Remedyo Street sa Maynila. Gayun din ang ilang bahagi ng Rojas Boulevard sa northbound aabutin ng higit kumulang 5 buwan ang pagkukumpuni. Para hindi makaapekto sa daloy ng traffic, gagawin ang road repair sa gabi at isa-isang lane lang din ang kukumpunihin. Patuloy rin ang pagkukumpuni sa ibang kalsada sa Metro Manila na isinabay sa holiday break. Partially closed hanggang bukas ang southbound ng Luzon Avenue, northbound ng Mindanao Avenue at ilang bahagi ng Payatas Road. Simula April 12 hanggang April 29, iba't ibang bahagi rin ng Quezon City, iba't ibang bahagi ng kalsada ng Quezon City ang kukumpunihin. Maaari bisitahin ang social media pages ng DPWH para malaman ang mga ito at maiwasan daanan ito sa mga oras na iyon. Inaabisuhan pa rin ng mga opisyal ang mga motorista na dumaan sa alternate routes para makaiwas sa aberya. Adrian? Maraming salamat, Ana Cerezo. Namahagi ng tulong ang Manila Economic and Cultural Office sa Taiwan sa mga Pinoy na naapektuhan ng lindol doon. Sa panayam ng Teleradyo Serbisyo kay MECO Chairman Silvestre Bello III, sinabi niyang nasa 300 overseas Filipino worker ang nasa Hualien County na epicentro ng malakas na lindol noong Miyerkules. Sa ngayon, nananatili sa 4 ang mga nasugatang Pinoy. Ligtas na anya ang lahat pero isa sa kanila ang nananatili sa ospital. Out of danger na si nandun na nga sila sa yung isa nasa dorm na sa yung dalawa nakasama namin sa meeting kahapon. Oo. At yung isa nasa ospital pero ito yung walang injuries. Nahihululong isa siguro sa takot. Tatlong koponan na ang sasabak sa MPBL Season 6. Dikit ang mga laro sa opening kahapon kung saan nagpakitang gilas ang newcomer team na Abra. Nagpapatrol, Dayan Castillejo. Pumarada ang 30 teams na kalahok sa Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL Season 6 sa opening ceremony sa Calasiao Sports Complex sa Pangasinan kagabi. Mary Pacman! Pandagdag inspirasyon sa mga koponan ang pagdalo ng MPBL founder Manny Pacquiao at asawang si Jinky Pacquiao. Best Muse si Barbie Imperial ng Abra Team, isa sa 3 expansion teams, kasama ang Pangasinan at Tarlac. Ganyan ang lahing Pilipino! Enjoy ang lahat sa performance ni Mitoyon Ting. Super bilis at dikit ang opening games ng Zamboanga at Valenzuela. Umabot pa ng overtime, panalo ang Zamboanga 82-76. Super dikit din ang Game 2 sa pagitan ng host Pangasinan at Abra. Palitan ng 3-point shooting at fast plays. Pinakita ng Abra na seryoso sila bilang contender para sa kampyonato. Tagumpay ang Abra 83-75. My branding for the MPBL, I think, is much tougher physicality-wise compared to the college division. And especially much slower pace game and much more utakan na, kumbaga. Mga matatalino na yung mga kalaban namin. Ayon kay Pacman, marami pang close games ang inaasahan nila sa Season 6. Bakb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 
ba ka ng EPBL? Gusto nila makapaglaro talaga sa EPBL? Kasiyahan ng EPBL na magkaroon ng player na makapaglaro sa ibang bansa. Kasi love din ni Manny, so love ko na rin. Aminado ang defending champion na Pampanga na matindi ang kompetisyon. Lahat po ng teams nagpalakas po, naging sayo na mabuti. And syempre, gusto din po nilang makuha yung champion din. Kaya for sure, ibang bakbakan po yung ngayong season na to. Super enjoy din ang crowd sa paghagis ni Pacquiao sa mga bola at t-shirt pang giveaway. Anim na araw sa isang linggo ang mga laro ng MPBL. Lilibot ang mga games sa buong bansa. Sa Disyembre ang National Finals. Bago magpasko, malalaman kung sino ang bagong kampyon ng MPBL Season 6. Diane Castillejo, ABS-CBN News, Pangasinan. Pagpapatattoo sa noo ng logo ng isang takoyaki brand is scripted lang ayon mismo sa may-ari ng negosyo. Benepisyo para sa breast cancer patients, ipinalaki at ipinalawak sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend. Chef na... Nagsimula ngayong araw ang mga pagsasanay at pagpapatrolya sa dagat ng mga tropa ng Pilipinas, Australia, Japan at US sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Pakay ng maritime cooperative activity na palakasin ang kooperasyon ng apat na bansa upang mapanatiling bukas at malaya ang South China Sea. Nagpapatrol, Katrina Domingo. Sanibwersa sa pagsasanay ang mga tropa ng Pilipinas, Australia, Japan at US ngayong araw sa West Philippine Sea. Gamit ang mga barko, eroplano, iba pang sasakyan at gamit ng apat na bansa sa Maritime Cooperative Activity, kabilang ang Joint Patrol sa lugar na sakop ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa. Sa isang joint statement na nindigan ng apat na bansa na pagtitibayin nila ang desisyon ng 2016 International Arbitral Tribunal. Isang hatol ng pandaigdigang korte na nagsasabing walang karapatan ang China sa West Philippine Sea at sa mga bahura dito. Wala rin umanong sapat na basehan ang 9-dash line map ng China na umaangkin sa halos buong South China Sea. Tinitiyak ng apat na bansa na ang mga pagsasanay na nagsimula ngayong araw ay naaayon sa international law at rumespeto sa ligtas na paglalayag ng iba pang bansa. Walang binanggit na ibang bansa sa joint statement pero binigyang diin din ni Japanese Defense Minister Kihara Minoru na ang issue ng South China Sea ay direktang nakakaapekto sa kapayapaan at kapanatagan ng rehiyon. Tutol din anya ang Japan sa anumang puwersahang pagbabago ng sitwasyon sa lugar. Nakikita naman ni Philippine Defense Secretary Gilberto Teodoro ang aktibidad na isang hakbang para mas mapalakas ng Pilipinas ang kakayahan nitong ipagtanggol ang bansa. Kapwa naniniwala sina Australian Deputy Prime Minister Richard Marles at US Secretary of Defense Lloyd Austin na mahalagang isulong ang karapatan ng anumang bansa na maglayag at lumipad sa mga karagatan at himpapawid alinsunod sa international law. Ayon sa geopolitical analyst na si Don McLean Gill, makatutulong sa Pilipinas ang pakikipag-alyansa sa mas malalaking bansa. We need to have reliable information and intelligence in order to navigate the situation more carefully. And particularly with our Coast Guard at the front lines, it's important for us to leverage on this arrangement as well to boost their capabilities in this regard. Dagdag naman ni Chester Cabalza ng International Development and Security Cooperation, tinatapatan na ng mas aktibong propaganda ng China ang patakaran ng Pilipinas na i-report sa mundo ang mga nagaganap sa West Philippine Sea. Napansin nila para makuha rin nila yung sympathy ng international community, kailangan pa-victim din sila. So in a way, ganun talaga ang laro ngayon, very complex. Pwedeng nagpapaawa effect din sila, nag-iiba yung narrative nila. Samantala, katatapos lamang na isagawa ng mga tropa ng Philippine Marines ang exercise honasan sa ilang isla ng Bataan at Kalayan sa Batanes noong Huwebes. Ayon sa Defense Department, layo nitong sanayin ang mga aktibo at reservist na tauhan ng Marines sa counter-landing operations at maritime security patrols para maprotektahan ang ilang bahagi ng mga isla sa hilaga ng Luzon mula sa mga posibleng bantang galing sa labas ng bansa.
Pero tutol si House Deputy Minority Leader Franz Castro sa umano'y pagtalaga ng mga sundalo at pagtatayo ng base militar sa Batanes. Lalala lang umano ang tensyon sa West Philippine Sea at posible pang maging target ng mga pag-atake ng China sakaling lusubin nito ang Taiwan na itinuturing nitong rebeldeng probinsya. Sa darating na linggo, lilipad si Pangulong Marcos Jr. sa Washington, D.C. para makipagpulong kina U.S. President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida para paigtingin ang kooperasyon at alyansa ng tatlong bansa. Inaasahang tatalakayin dito ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Katrina Domingo, ABS-CBN News. Ikinatuwa ng mga pasyente ng breast cancer ang mas pinalawak na benepisyo ng PhilHealth para sa kanila, na ngayon ay aabot na sa 1.4 million pesos. Sakop na rin ito pati ang mga pasyenteng nasa stage 4 ang sakit. Pero nangangamba ang ilan sa kanila na baka hindi magtuloy-tuloy ang benepisyo. Nagpapatrol, easily. Nanghihinayang si Kervin Eugenio na hindi na inubutan ng kanyang inang si Lily ang mas pinalawak na breast cancer benefits package ng PhilHealth. Pumanaw ang kanyang nanay noong 2020 dahil sa stage 4 breast cancer. Kung inabot mo kami siguro nung panahon na meron ganun, mapapagang siguro din yung sa gamutan at sa financial. Kasi ma'am, hindi mo po alam kung saan mo kukunin yung pagkukuha naman ng panggasto sa hospital. Sa ilalim ng Z Benefits o Breast Cancer Benefits Package ng PhilHealth, aabot na sa 1.4 million pesos ang pwedeng sagutin ng ahensya sa pagpapagamot ng mga pasyenteng tinamaan ng breast cancer mula sa dating 100,000 pesos. At kung dati ay hanggang stage 3A breast cancer patients ang pwedeng mag-avail nito, ngayon hanggang stage 4 na. Cover po ng nasabing package yung mula sa diagnostic test, yung pong breast cancer treatment at management hanggang sa surveillance. Ibig sabihin, hanggang sa matapos na yung operasyon ng pasyente, na yung pasyente po, i-avail nila itong ating pong benefit package sa mga contracted hospitals na po ng PhilHealth. Wala silang dapat maging co-payment. Kaya laking tuwa ni Karen na 4 taon nang may stage 2 breast cancer dahil hindi aniya biro ang gasto sa kanyang gamutan. Yung isang chemo session cost around 25 to 30,000. Yung gamot noon, that's for chemo alone. Hindi pa kasama yung gasto sa laboratory, gasto sa pamasahe and whatnot. Kung wala ka talagang pambili, madedelay ka talaga. Hindi rin maiwasan ni Karen na mangamba kaugnay sa nakalaang pondo ng ahensya. Tiniyak naman ng PhilHealth na walang dapat ipag-alala ang mga pasyente. Hopefully, hindi siya yung katulad ng dati na naubusan ng pondo agad. Meron po tayong sapat na pondo para po tustusan. Ito pong pinalawak na benefit package. No? Tayo'y nasa isang matatag na financial position para po tustusan ito. Sustainable po ito. Sa ngayon, 21 pa lamang ang health facilities na pwedeng i-avail ang Z Benefits Package. Kabilang dito ang East Avenue Medical Center at Philippine General Hospital. Makakaasa tayo na dadami po ang mga mag-a-apply na mga pasilidad para po sumali sa programa na ito. Para po maging accessible sa maraming mga pasyente, yun pong pagpapagamot. Makakaasa tayo na in the next few months, makakapagkontrata na tayo ng mga malalaki na mga private facilities. Ngayong taon, plano ring palawakin pa ng PhilHealth ang Z Benefits Package at chemotherapy para sa iba pang uri ng cancer. Easily, ABS-CBN News. Umani ng batikos mula sa netizens ang isang takoyaki seller matapos aminin na scripted ang ginawang April Fool's prank na noong 2023 pa pala pinagplanuhan. Sa video na ipinost ng may-ari ng nasabing negosyo, sinabi niyang marketing stunt lamang ang lahat. April 1 nang ipost sa social media ang hamong magpatato sa noo ng logo ng kanyang negosyo, kapalit ng 100,000 piso. Doon naman lumutang ang umano ay nabiktima ng April Fool's Day post na si Ramil Albano. Marami ang nakisimpatya at tumulong hanggang sa may ilang netizens ang pumuna sa nangyari.
Inamin ng negosyante na March 28 pa ipinagawa ang tato ni Albano. Pakay lamang umano nila na makilala ang kanilang brand. Humingi siya ng paumanhin dahil sa iba-ibang emosyon at mainit na diskusyong idinulot umano ng nasabing prank. Ipinagdiwang sa Noontime Variety Show na asap natin to ang ika-30 taon ng The Filipino Channel. Pasabog na show naman ang aabangan ng mga kapamilya sa California. Nagpapatrol, Daniel Krishnan. Always at home with you. Ito ang tema ng 30th anniversary ng The Filipino Channel o ng TFC. Isang magarbong selebrasyon ang hatid ng Noontime Variety Show na asap natin to kanina para ipagdiwang ang bawat Filipino saan man sa mundo. Always at home with you kasi yung mga kababayan natin, pag nanonood ng TFC, ramdam na ramdam nila nasa Pilipinas sila. And that's the whole point of The Filipino Channel. Inawit din ng ASAP Stars ang latest theme song ng TFC. Isa si Darren Espanto sa mga kumanta ng Always at Home with You. Para sa full circle moment for me yun po. Kasi syempre, as a Canadian, we have TFC growing up. I've always watched kapamilya shows. Tapos ngayon, parte na po ako sa isa sa mga kumakanta ng theme song. Todo ang pasasalamat ni Concert King Martin Rivera sa TFC para maserbisyuhan ang mga Pinoy abroad. Dagdag niya, todo-todo din ang paghahanda para sa nalalapit na show sa California, USA. Expect the very best of all of the names you see on the poster. Bring the whole family. And the one thing that makes this tour different from all the rest, we're celebrating a milestone. Bukod kay Martin, darating din sa California sa August 3, sina Ogie at Regine Velasquez Alcacid, Piola Pascual, Eric Santos, Gary Valenciano, Shasha Padilla, at rin pang sorpresa mga kapamilya stars. Gino Krishnan, ABS-CBN News. PNP at NBI na plano na kung paano dadalhin si Pastor Apollo Quiboloy mula Davao papuntang Korte at Senado. Lumang bayan ng Pantabangan, Nueva Ecija lumitaw mula sa dam. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend. Planado na ng PNP kung paano dadalhin ang leader ng Kingdom of Jesus Christ si Pastor Apollo Quiboloy sakaling humarap siya sa investigasyon ng Senado at sa Korte. Pero giit ng pastor, hindi siya pahuhuli ng buhay sa mga otoridad. Nagpapatrol, Hernel Tokmo. Sumuko na lang. Ito ang paghihikayat ng Philippine National Police at ng National Bureau of Investigation kay Pastor Apollo Quiboloy. Ito'y matapos ilabas ng korte ang mga warrant of arrests sa mga kasong child at sexual abuse kontra sa leader ng Kingdom of Jesus Christ, maging ang pagpapaharap sa kanya sa investigasyon ng Senado. Yung dalawang warrant of arrest ay bailable naman po. Okay, so ang we'll ensure yung safety and security niya po. Naplano na rin ng PNP kung paano siya dadalhin sa Maynila. Meron na pong the rest team, hindi lang sa Piero 11. Yes. Including other units, kagaya ng nabanggit niyo po, like sa HPG, sila po maglilid ng convoy ng transportation hanggang Davao International Airport. And then from Maynila naman po, Maynila International Airport hanggang sa Senate po. Pero ayon sa Police Regional Office 11, hindi pa rin nila alam ang kinaroroonan ni Quiboloy. We believe na nandito po siya sa Pilipinas o nasa Davao Region pa po siya. Sa pahayag ni Quiboloy na inere ng SMNI News, sinabi niyang hindi siya nagtatago pero pinoprotektahan ng sarili. Giit pa niya. Hindi ako magpapahuli ng buhay. Barilin na lang ninyo ako. Susuko lang umano siya sa mga otoridad kapalit ang kondisyon na bibigyan siya ng written guarantee ng Pangulo at ng Secretary of Justice. Palagay ni Quiboloy, nagkukuntsabahan ang pamahalaan ng Amerika at Pilipinas para masukul siya. Kasi ang gusto po nila ay rendition, yung extraordinary rendition, at mayroon pa po akong patong na 2 milyong dolyares sa ulo ko.
Ibig sabihin, 110 million pesos si Marcos mismo at ang FBI at CIA. Nagkasundo na po na ako'y ibigay sa kanilang kamay. Ibigay ni Marcos ako sa kamay ng mga puti. Wala pang pahayag ang Malacanang kaugnay dito. Kaya naman niya umanong harapin ang mga kaso sa Amerika. Katunayan ay pinaghahandaan na umano ng kanyang mga abogado ang paglilitis doon. Ayon pa kay Kibuloy, naghahanda na rin sila sa posibleng paglusob umano sa kanilang mga ari-arian. Hernal Tokmo, ABS-CBN News. Muling nasilayan ang lumang bayan ng Pantabangan Nueva Ecija matapos ang 4 na taon. Sa video na ibinahagi ng vlogger at bayan patroller na si Renren Sundiam Jr., muling lumitaw ang mga bakas ng dating bayan matapos bumaba ang level ng tubig sa Pantabangan Dam noong isang linggo. Ayon naman kay Pantabangan Mayor Roberto Agdipa, ito pa lang ang 4 na beses na lumitaw ang bayan mula nang maging bahagi ito ng dambuhalang imbaka ng tubig noong 1974. Bukod sa ngayong taon, lumitaw ang bayan noong 1983, 2014 at 2020. Ang mga residente ng lumang bayan ay inilikas sa tinatawag na ngayon na bagong bayan. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang Pantabangan Dam ay nagsusupply ng tubig sa ekta-ektaryang palayan sa buong gitnang Luzon at nagsisilbing flood control para sa mabababang lugar. Susunod, fans na kijam sa kanilang OPM idol sa isang music festival sa Clark, Pampanga. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend. Abiso po sa mga estudyante, magpapatupad ng asynchronous classes o distance learning ang lahat ng mga pampublikong eskwelahan sa Lunes, April 8 po yan. Ayon sa Department of Education, layo nitong makumpleto ng mga estudyante ang nakabimbing assignments at ibang requirements. Ayon pa sa DepEd, hindi na kailangan pumasok sa eskwelahan ang teaching at non-teaching staff. Pero nilinaw ng kagawaran, hindi nito sakop ang mga pribadong paaralan at depende sa kani-kanilang pamunuan kung ipatutupad ito. Hindi natinag ng ambon ang OPM fans na dumagsa sa day one ng Aurora Music Festival sa Clark, Pampanga. Kabilang sa mga pinalakpakan at hiniyawan ang bigating performances ng mga OPM artists gaya nila Juan Carlos, Moira at P-Pop Kings, SB19. Nagpapatrol, Jeffrey Hernaez. Walang patid na hiyawan. Palakpakan at trakrakan. Sinulit ng OPM fans ang dire-diretsyong performances ng mga OPM artists sa unang araw ng Aurora Music Festival sa Clark, Pampanga nitong Sabado. Sold out ang concert. Maaga pa lang, mahaba na ang pila. Pero hindi ito alintana ng fans. Makita lang ang kanilang mga idolo at marinig ang kanilang mga kanta. Tumugtog ang bandang Cup of Joe at si Addy. Sinabayan ng mga tao ang hits ni Juan Carlos. Na in love sa mga tagos sa pusong kanta ni Moira. At nakijamming sa December Avenue. Pagdating ng finale, binuhay ng P-Pop Kings na SB19 ang 18 at madla sa kanilang world-class performances. Umalingaw-ngaw sa buong concert grounds ang worldwide hit nilang Gento. Nakakapagod po pero sobrang nakaka-enjoy! Mas na-improve yung Aurora ngayon at saka mas bigatan yung mga performer. Patok din ng mga kainan, iba-ibang booth at attraction. At inabangan din ang paglipad ng mga maukulay at dambuhalang hot air balloon na tulad nito.
sabay-sabay na pinailawan at pinalipad ang mga ito sa pagitan ng mga pagtatanghal. We have 10 mini hot air balloons with different shapes and colors. And then meron tayong isang special shape which is rocket Philippine flag. Sasalang naman sa Day 2 ng Aurora Music Festival ang mga bandang Itchy Worms, Orange and Lemons, Kamikaze, Parokya ni Edgar, Andrew E. at dating River Maya frontman Rico Blanco. Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News. At... long weekend kung nag-leave ka, di ba? Oo, sa mga nag-leave. Huwag na ng iba dyan. Hindi pa ako aprobado. Pero sana aprobahan. Pero ingat po tayo. Huwag masyadong, huwag todo-todo enjoy. Sabi nga ni Asik Villarama, huwag mag-inflatable pools. Tipid-tipid sa tubig. Grabe naman, Asik, ha? Yan lang tipid. Ang kasiyahan minsan ng mga bata. Ano? Pero meron po tayong crisis din. So, kailangan din nating makiisa. Balansehin. At yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Sa ngalan po ni Alvin El Chico, ako po si Adrian Ayalin. At ako po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod para sa inyo saan man sa mundo. Susunod na po ang Tao Po! Ay, kasumama. Ano ba yun? Knock, knock.